Ito ang isa sa pinakamatalinong ibon sa mundo. Believe it or not, ang mga manok ay kaya ring lumipad. Sa video na kinunan sa China, mapapanood ang grupo ng mga manok na lumilipad galing sa taas ng bundok. Simula nun, marami na ring nag-post ng kanilang manok na kaya ring lumipad. Talentado ang mga manok pero kaya din ba nilang lumangoy sa tubig? Ano sa tingin mo, lulubog o lulutang? Yan at ng iba pang animals na ngayon mo lang malalaman na marunong palang lumangoy. Pero bago ang lahat, kung mahilig ka sa videos tungkol sa mga animals, dapat kang mag-subscribe sa Free Thinking Pinoy Channel. Ang FTP Channel ay ang social media platform na dedicated sa mga animal lovers at pagtuklas ng bagong kaalaman. Paki-like na rin ang video, please! Ako nga pala si Nomer, ang inyong host, at umpisahan na natin. Halos lahat ng hayop ay may malakas na instinct sa paglangoy. Maski ang bagong silang na sanggol ay marunong pumigil ng hininga kahit kalalabas lang sa sinapupunan. 71% ng Earth's surface ay balot sa tubig. Kaya naman maraming land animals ang natutong lumangoy para makasurvive. Gaya na lang ng mga baboy na to sa British Virgin Islands na kinaaliwa ng mga turista dahil sa husay nilang lumangoy. Normal sa mga baboy ang maligo sa tubig at putikan dahil gaya ng tao, mabilis mag-init ang kanilang balat. Ang mga baka naman ay natutong lumangoy noong unang panahon na kailangan nilang mag-migrate sa iba't ibang isla. Malakas ang binte ng mga baka, kaya sisiulang sa kanila ang lumangoy sa malalim na tubig. Hindi porket takot sa tubig ang hayop ay isa na tong excuse para hindi matutong lumangoy. Ang example nito ay mga pusa na kilalang takot sa tubig pero mas marunong pa sa'yo kung lumangoy. Ito ang tunay na wet ass pussy ni Cardi B. Maski ang mga kuneho ay marunong ding lumangoy. Pero guys, huwag niyong palalangoyin ang inyong pet rabbit dahil may cases ng kuneho na inatake sa puso habang lumalangoy, kaya let's be a responsible pet owner. Kung si Sonic the Hedgehog ay hindi kayang lumangoy, ang mga real-life hedgehog naman ay walang problema sa tubig. Yan ay dahil sa ang kanilang quill o yung tinik ay highly buoyant, kaya sila lumulutang sa tubig. Gaya ng hedgehog, ang tinik ng mga echidna ay nagmistulang salbabida. Mukha silang sea urchin. Pupunta sa tubig ang echidna para makaiwas sa init ng panahon, lalo na't ang Australia ang isa sa pinakamainit na kontinente. Ito rin ang dahilan kung bakit lumalangoy ang mga kangaroo. Malaki ang kanilang paa kaya hindi nakakagulat na magaling sila magpaddle sa tubig. Kaya kung malaki ang iyong paa, baka may future ka sa sports na swimming. Tuwing Marso hanggang Hulyo, tumataas ang level ng tubig sa Amazon Forest. Kaya naman ang mga hayop rito ay no choice kundi ang mag-adapt at matutong lumangoy. Ang halimbawa nito ay ang sloth. Para silang batang bagong tuli sa bagal kumilos, pero sa tubig, 3 beses silang mas mabilis gumalaw. Kaya din nilang hindi huminga ng 40 minutes underwater. Ganito rin ang kaso ng mga tapir. Dahil sa matinding baha na palaging nararanasan ng Amazon, no choice ang mga tapir kundi ang maging semi-aquatic. Madalas silang lumublob sa tubig para makaiwas sa predator gaya ng tao at jaguar. Yun nga lang, maski ang mga jaguar ay natuturing maging semi-aquatic, ang Amazon River ay puno ng nakakatakot na predator at dumagdag pa dyan ang mga jaguar. Lumalangoy sila para makahuli ng pagkain gaya ng pagong, isda at kung minsan, caiman. Back to our main topic, kaya bang lumangoy ng mga manok? Ang sagot ay... yes! Pero parang no! So it's a yes and no. Magulo pero ganito kasi yan. Hindi malulunod ang mga manok dahil kaya nilang magpalutang. Pero... keep in mind, ang mga manok ay hindi kayang lumangoy gaya ng mga seabirds at penguin. In short, kaya nilang lumutang sa tubig, pero ang mga manok ay hindi marunong lumangoy sa ilalim ng tubig. So ang misteryo ng manok na kayang lumangoy is now, case closed. I'm sure bitin ka pa sa mga videos ng nagsiswimming na animals. Ayon sa survey ng SWS, 54% ng mga Pilipino ay hindi marunong lumangoy.
Isa ka ba doon sa mga Pinoy na hindi marunong lumangoy? Don't worry, kung ang higanting bison nga ay kayang lumangoy, ikaw pa kaya? Malakas ang binte ng mga bison at kaya nilang lumangoy sa distansya na 1 milya. Iba naman ang trip ng mga moose. Ang mga babaeng moose ay naobserbahang nanganganak sa tubig para makaiwas sa ilang predator gaya ng wolf. Ang hindi nila alam, maski ang mga wolf ay expert din sa paglangoy. Gaya ng jaguar, pumupunta sa tubig ang mga wolf para manghuli ng prey gaya ng isda at palaka. Sa lahat ng mga big cats, ang mga tiger na siguro ang pinaka-adapted mamuhay sa tubig. Kaya nilang lumangoy sa bilis na 18 miles per hour. Ito naman ang isang hayop na hindi mo gugustuhing makatagpo sa tubig. Ang mga Komodo dragon kasi ay kilalang tumatawid ng dagat papunta sa kabilang isla. Sa lahat ng hayop sa list, ang mga elepante na siguro ang pinaka-majestic panuurin habang nalangoy. Akala mo ata nalulubog sila sa sobrang nilang katabaan. Ginagamit nila ang kanilang trunk na parang personal snorkel. Sobrang bihasa sila sa paglangoy at maraming scientist ang naniniwala na ang elepante ay ang malapit na kamag-anak ng mga dugong at manatees. Sobrang init sa disyerto ng Saudi Arabia, kaya huwag kang magugulat kung meron kang makitang camel na mahilig magpalamig sa tubig. Ang creepy nila lumangoy at aakalain mo na sila ang mysterious Loch Ness Monster. Kung meron kang arachnophobia, mukhang hindi ka ata ligtas sa tubig. Lumulutang sila dahil sa buhok sa kanilang katawan. Hindi sila ang best swimmer sa Animal Kingdom, pero at least, mas marunong pa sila lumangoy kaysa sa ibang tao. Sa lahat ng hayop, ito na ata ang pinaka-weird na nakita kong lumalangoy. Hindi ko inakala na marunong palang lumangoy ang mga paniki. Is it just me or parang mas bagay ata silang lumangoy kaysa lumipad? Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay AJ Ely, Miki Sizian, Dave Jason Barsha, Ronald Reyes, Dale Lazaro, John Eric Aguilar, at Raymond Lagniton. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!